Panginoon Diyos, salamat sa isang panibagong araw na ipinagkaloob muli ng Diyos sa bawat isa sa atin sa isang magandang linggong ito. Purihin ang Panginoon sa bawat isa po sa atin, lalo na sa kailang mga tahanan na ngayon po ay nakatune in sa ating pong online worship service sa umagang ito. Kaway-kaway lang po dyan mga kapatid, just greet each other. Praise the Lord. Good morning to everyone, to all our family members. Okay, sa ako po'y naniniwala na tayo pong lahat ay gising na sa pagkakataong ito. And we are all prepared to really indeed worship the Lord. Mula pa po kanina sa pasimula po ng ating gawain, tayo po ay masayang sumamba na sa Panginoon. Kapatid, bagamat ang pagsasamba po sa Diyos ay hindi po nakasalalay sa kagandahan po ng background o ano maman, no? Hindi po ito nakasalalay din po sa presentation ng bawat isa sa atin. Always reminded, when we worship God, si Jesus ang sentro ng lahat. Hindi po tayo nagpe-present sa ating kapwa, hindi po tayo nag-i-entertain ng ating pong manunood, kundi tayo po ay nagbibigay ng kalulatian sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Yun po yung pinaka-essence ng worship. Worship came from the word work o pagbibigay ng halaga sa Diyos na ating pong patuloy na kinikilala, sinasampalatayanan, pinaglilingkuran at patuloy na pinasasalamatan. Amen and amen. Ako po'y naniniwala din naman dahil worship service ngayon, alam natin the element of worship does not only implies yung ating pong pagsamba na may pag-aawit sa Panginoon. Kung inyo pong nabasa yung aking pong insight, I send it to all of you as early as possible upang mabasa po ng bawat isa. Okay, hindi ko na po kayo himukin basahin yan. Nasa inyo na po yun. Pagamat kung kayo po ay member ng Bethel, you are supposed to read the message that comes from the Lord. Okay, napakahalaga po. May kinalaman po sa pagsambayan, sa pag-awit natin sa Panginoon at pagpupurit sa Diyos. I hope kanina po sa ating pong pag-awit, ating pong nadama ang presensya ng Diyos na nagalak siya sa ating pong pag-aawitang ito. Hindi lang po ito, ilulit ko, hindi lang po ito presentation na basta naka-awit tayo. Ito po ay paghahandog ng sakripisyo sa Diyos. Alam niyo po ba, the first instance where the word worship okay, came from, ang tawag po doon ay the first mentioned principles. Sa Biblia po, unang binanggit yung salitang worship sa buhay po ni Abraham, doon po sa Genesis chapter 22. Okay, pahapyawan ko lang po ito para magpatibay natin. Sapagkat ito po yung worship Sunday, worship service, pagsamba sa Diyos. Ano po bang pagsamba sa Diyos? Yung pong unang salitang pagsamba ay binanggit po sa Genesis. Ito po yung si Abraham ay pupunta sa bundok ng Moriah upang ihandog niya ang kanyang anak na hinihingi sa kanya ng Diyos, na ihandog niya ito sa Panginoon. Alam niyo, hindi humasaya ang kalooban ng isang ama na binigyan ng special na regalo tapos babawiin ng Diyos o kukunin ng Diyos. Alam niyo po, yung pagsamba na yon na sinabi ni Abraham, yung po unang binanggit yung salitang pagsamba. So, ibig sabihin po, when we talk about the word worship, unawain po natin na ito po ay sacrificial gift sa Diyos. And as Abraham followed the Lord fully, nung sundin ni Abraham ang Diyos ng ganap, eh pinakita ng Diyos kung ano yung layunin niya talaga. At natuwa ang Panginoon sa kanya. Hindi naman niya pinatay yung kanyang anak, eh, kundi lalo pang pinagpala at lalo niya napahayag na ang Diyos na ito ay Diyos na nag-provide. Amen. Amen. Once we worship the Lord in spirit and in truth, yung totoo sa puso natin, umawit tayo, ginanap natin yung ating mga tungkulin, hindi dahil sa pananagutan natin ang umawit, pananagutan natin tumugtog, pananagutan natin ang mag-assume ng mga ministry ito, pananagutan ko dahil linggo ngayon, dahil kailangan ko mangaral, I miss the point of true worship. Ang true worship po, nakasentro po sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ako po'y naniwala, gising na po tayong lahat, ang inyong pong Biblia ay bukas na rin. I hope you have your Bible with you. You can open it up. Pakibukas po kayo sa akin. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Diyan po sa aklat ng Lucas, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ito po ang ating mababasa sa mga talatang yan. Basahin ko po sa inyo. Nasa inyo pong mga Biblia, whether it's Tagalog o anumang version yan, basahin ko lang po sa English. Ito pong sabi, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats
left there by the fishermen who were washing their nets. Okay, he got into one of the boats, the one belonged to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Ulitin ko po yung verse 5 na ito. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. For he and all his companions were as astonished as the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Blines na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ako po'y naniniwala, alam niyo po yung kwento. Karamihan po sa inyo, alam niyo po yung kwentong ito. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay na ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa pagkakatong ito. Tayo po sandaling manalangin. Hallelujah. Oh, we worship Father. We worship you, Lord God. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Sa iyo po namin isinesentro ang sandaling ito. Lord, ang pagsamba namin, Panginoon, it's not about us. It's not about the church. It's not even about any one of us. But it's all about you, O God. You deserve the glory, the honor, the worship of your people. Karapat dapat kang tumanggap, O Diyos, ng pagsamba, ng pagpupuri, ng pagdakila, ng pagpapasalamat, Panginoon. Who are we, O God? Upang gamitin mo sa pagsambang ito. Hindi po namin pwede ipagmalaki anumang talent meron kami, anumang kakayanan meron kami, anumang prowess, abilities, and knowledge we have. Lahat ng ito po, Panginoon, walang saysay kung hindi ikaw ang laman at motibo ng lahat ng aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Panginoon, paman, mabuti ka na sa amin. Sa kabila namin pagkukulang, mabuti kang Diyos. Sa kabila ng aming kahinaan, mabuti ka, Pairin. Sa kabila ng kakulangan, mabuti ka. Sa kabila ng kawalan natin, may katapat na katapatan, mabuti ka pa rin, O Diyos. You're so good to us. You deserve the honor and the praises. At sa pagkakataon pang ito, hayaan mo po, Panginoon, ang salita mo mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Narito po ang iyong abang lingkod, O Diyos. Inaamin ko, wala rin akong magagawa kung wala ka. Hindi ko pwede pangmalaki ang sarili ko, O Diyos, kung wala ka. Subalit dahil ikaw, O Diyos, ang dahilan kung bakit kami narito, kung bakit ako nakatayo, Panginoon, it's you, O. It's all about you, Lord. You are the reason. You are indeed, O God, the reason of our existence. You are the reasons why we worship this Sunday. And you are the reason kung bakit po, Panginoon, sa umagang ito, ibinigyan mo kami ng buhay. Meron kang dahilan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Salamat po, Ama. Let your word revealed your blessing to all of us, O God. May your name be glorified in Jesus' name. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayon umaga ng Who Controls Your Life? Sino bang may control ng ating buhay? Alam niyo ang sasakyan kung walang driver, tiyak hindi to andar. Maliban na lang na fully automatic yan, remote control. Ang student na walang teacher, hindi matututo, tiyak yun. Ang team na walang coach, bihirang manalo. Ang computer na walang computer keyboard or control keyboard, useless. Alam na mga computer expert dito yan. Hallelujah. Kaya pagka meron kayo nakita dyan, control, see. Alam nyo, mahalaga yan. It is the same with our life. Sino kumukontrol ng ating trabaho, karir, buhay, businesses, pamilya, plano, programa, lahat.
Napakahalaga po. In order to function our life well, someone or something must control it. Kaya nga, ang tanong, who controls your life? Who controls our career? Who controls our business? Who controls our life's program? Who controls our families? Who controls our work? Who controls our day? Who controls our ministry? Sino kumukontrol ng ating paglilingkod? Tayo po ba? May mga bagay po ba na kumukontrol dito? One familiar passage in the Bible that gives us the key to a successful career or successful ministry or successful life sa kabuuan nito ay dun sa Matthew chapter 6, verse 33. Ilan linggo ho natin pinag-usapan itong talatang ito, and maybe perhaps hindi po ito matatapos sapagkat I will conclude the series of these messages next Sunday kung hindi pa ho darating si Lord at luloobin niyang makita pa rin po tayo at may lakas pa ang iyong abang lingkod. Eh, ito pa rin ang pag-uusapan natin. Madidinig niyo pa rin itong talatang ito, Matthew chapter 6, verse 33. Sapagkat nakasalalay po sa mga pangakong ito, sa provision na ito ng Diyos, sa utos ng Diyos na may kinalaman po sa pagpapahalaga natin sa Kanya una at higit sa lahat, ang tagumpay natin sa taong ito at sa darating pang mga araw. Ang sabi po ng verse na yan, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Ang challenge po ng buhay natin ay kung paano natin uunahin ng Diyos sa buhay natin sa bawat aspeto na ito. When we talk about calendars of our lives, schedules, napag-usapan na ho natin last Sunday yung mga bagay, ilang mga bagay na dapat pinangungunahan ng Diyos sa buhay natin. Siya dapat ang una with regards to our finances, with regards to our mga interest sa buhay, mga bagay na nais natin gawin, yung mga leisures, activities, programs, plano, businesses, maraming bagay, pag-aaral, lahat ng aspeto ng buhay natin, pati yung ating mga schedule, maging sa panahon ng turmoils, testings and trials, sino ang ating inuuna. At napakahalaga, makita po natin yan, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give everything you need. Ano man daw pangailangan natin, ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Napakagandang talata po yan na dapat po nating panghawakan sa bawat pagpapasya, sa bawat desisyon, sa bawat pagkakbang natin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kung nais mong mabago ang iyong buhay from emptiness to overflowing, then make Jesus, okay, allow Jesus to completely control your life. I-allow natin, pahintulutan natin ng Panginoon, Lord, Ikaw na nga po ang mag-drive ng buhay ko. Ikaw na nga po mag-drive ng relationship namin. Ikaw na po ang mag-drive, Ikaw na po ang manguna sa bawat plano ng buhay ko. Yan. Isang magandang halimbawa nito, itong ating pong binasa sa buhay po ni Simon Peter at ng ilang mga alagad ng Panginoon. Nang pahintulutan niyang gamitin ng ating Panginoong Jesus ang kanyang bangka habang ito ay nangangaral sa tabing dagat. Ang sabi ng Bible, doon sa talata na ating pumbinasa, kung babalikan po natin yun, nandun po sa may lawan ng Genesaret ang Panginoon at nagsisiksikan sa kanya napakaraming tao. So gusto ng Panginoon mangaral, magsalita sa pagkakataong yan. Nagsisiksikan, so ang ginawa ng Panginoon, nanghiram siya ng bangka. At nakita niya si Pedro, hiniram niya yung bangka ni Pedro at hindi naman nagreklamo si Pedro. Pinahintulutan niya na gamitin ng Panginoon yung kanyang bangka. At anong ginawa ng Panginoon? Nangaral po siya dyan. Take note, nangaral po ang Panginoon. May mensahe siyang ipinahayag. And perhaps itong mensaheng ito na ipinahayag ng Panginoon ay umukit, okay, pumasok sa kaisipan, sa kalooban ni Pedro. Baga, marahil, ako po'y naniniwala, nadinig niya yon. Pinakinggan niya ito. Binigyan niya ng full attention ang mensahe ng Diyos sa buhay niya. And from that moment on, alam natin yung istorya kung sino si Pedro. Alam niyo po, napakahalaga po mga magulang at mga kapatid, ang intentional na nakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung challenge ngayon with regards to our pandemic positions. No? Sa totoo lang, marami pa rin mga churches ang closed ngayon. Hindi pa rin nagaganap sa iba't ibang mga lugar yung face-to-face in-person services. Pero ang tanong eh, Lord, bakit mo pinahintulutan kami po ay mag-online muna? Magdadalawang taon at mahigit na siguro.
Alam niyo po, meron pong hamon dyan eh, kung inyo pong uunawain ang mga nangyayari. May hamon dyan, may challenges. Sapagkat hindi po mapipigilan at hindi po matatapos o hindi po mahadlangan ang layunin ng Diyos ng kanyang salita ay may pangaral. Sa totoo lang, ang challenge niya sa bawat isa sa atin individually. At dito nasusubok yung tunay na tayo sa ating pananampalataya, sa tunay nating commitment sa Diyos. Pag-usapan natin commitment, yung pagtatalaga ng sarili natin sa Panginoon. Madali kasing umawit sa Panginoon pag marami tayo, di ba? Nakakahawa kasi yun eh. Pero kapag nag-iisa ka na lang, yun ang matinding hamon. Magagawa ko ba bang makinig? Magagawa ko ba bang magbasa? Magagawa ko ba bang manalangin? Kato ko'y nag-iisa. Remember, there are many times that Jesus drew himself away from the crowd to pray alone to the Father. Maging ang Panginoong Jesus, wini-withdraw niya sarili niya sa Marakarumian, pumupunta sa isang lugar, secluded area, at kinakausap niya ang Diyos Ama, one-on-one. At napakahalaga nun sa buhay natin. Pero ito naman, online naman tayo, hindi po ito one-on-one. Okay? We're still fellowship together. Okay? Kaya lang, malayo tayo sa isa't isa. Ganun pa man, ang kahalagahan niya na yung pakikinig natin sa salita ng Diyos. Attentively, we must listen to the message of God. Amen. Yung pong ginawa ng Panginoon. And after that, ano nangyari? Okay. Ang nangyari po, okay, sa verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, tingnan po yung verse 4, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Take note, ang sabi ng Panginoon. Pumalaot kayo. Kanino niya sinabi? Doon sa nagpahiram sa kanya ng bangka. Ayan. Ang sabi ni Simon, sa verse 5, Guru, magdamag po kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Alam niyo po itong istorya. Maraming beses na nadinig ito sa maraming mensahe, ang pangyayari ito. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. But because you say so, I will let down the nets. Inisip kong mabuti. Bakit gano'ng kadali na pumayag si Peter sa pagkakataong yun? Remember, may mga naunang verses. Ang mga naunang verses, malinaw na si Pedro ay nangaral. Si Jesus ay nangaral sa pagkakataon na yon. At pagkatapos niyang mangaral, kinausap niya si Peter. And I believe Peter heard the message of Jesus right there and then. Pagkatapos ng kanilang pagsunod, ano nangyari? Sumunod sila eh. Kasi sabi ni Peter, but because you say so, dahil sinabi niyo po, ihuhulog ko ulit ang lambat. Ano ba sinabi ng Panginoon? Balikan natin sinabi ni Lord. Verse 4, tignatigan niyo po ang inyong Biblia. Ang sabi sa talatang 4, okay? Ang sabi nung pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo. Tinitiklop mo na yung lambat mo. Gusto mo nang itabi ito. Kasi unsuccessful yung business mo. Unsuccessful yung life mo. Ganun yung nangyari. So, ginawa niyan. So, tatabi mo na yon. Pero, ano naging response nila? Sige lang. Sumunod sila. Verse 6 and 7, ano nangyari? Kaya't pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Halos lumubog na sila. Kapatid, kung nais mong maranasan ang naguumapaw na kasaganaan mula sa kawalan at kasalatan, kailangan nating pasakayin si Jesus sa ating mga buhay. If you want, God bless your day. Because there are instances wherein parang na-drain tayo dahil sa pandemyang ito, sa problemang ito, sa crisis na ito. Di po ba? Marami pong nawala ng trabaho. Marami pong yung supply ay naubos. Marami po ang empty, hopeless yung sitwasyon. But God could change your situations and fill that with a lot of things ayon sa kanyang pangako. Ano ang sikreto? Tingnan niyo po si Peter. Matuto tayo sa kanya. Ano ba ang ating mga bangka na dapat nating pasakayin ang Panginoon doon? It is how you make a living. It is your business, it is your job, it is your career, it is your professions. It is your source of income. Yung bangka, ito kasi yung kabuhayan ni Peter.
Diba? Bakit? Fisherman siya eh. Mahalaga sa kanyang bangka. Nung nakaraang bagyong Odette, karamihan po dun sa mga nasiraan po at nawala ng bahay tahanan ay malapit sa baybay dagat. Karamihan po doon nawasak yung kanilang mga bangka. At yung mga tulong na ipinaabot po ng iba't ibang tao, iba't ibang grupo, kay may kinalaman din doon sa pag-abot doon sa kung paano sila mabubuhay muli. Yun yung kanilang bangka. It has something to do with our businesses, career, and even our families. Kasi kaya ka nagtatrabaho, siyempre, iniisip mo pamilya. Hindi naman sarili lang iniisip ng mga naghahanap buhay. Yung kabuhayan natin, pinaalala natin, at hindi lang ating sarili ang iniisip natin. Iniisip din natin yung ating mga mahal sa buhay. Immediate homes, immediate families, yun po yun. Ay dapat po natin gunawain din naman kung minsan, bakit busy sa trabaho ito? Ay kasi iniisip niya sir, pamilya niya. Marami nagsasuffer sa panahong ito. At tama lang po yun. Pero ang susi pa rin ay hindi dun sa kasipagan mo at pagiging magaling mo dun sa tinatrabahuhan mo. Kasi pwedeng mangyari yon, kaya ka nga kinuha ng kumpanya at pinasukan mo kasi bilib sila sa inyo eh. Bihira na may kukunin ka na. alam nila, magdudulot ka ng problema, kukunin ka ba nila? Sa katinoan ng mga kagalingan po ng mga nag-hire sa inyo, ay iniisip nila na kayo makakatulong. Pero kung iniisip nyo naman magaling kayo dahil kayo suma cum laude, anumang laude-laude yan, at may kakayanan kayo, expert kayo sa ganito, alam nyo po, ako po yung nakapagtrabaho. Kapag ka nagsama po yung mga magagaling, gugulo yan. Totoo yun. Okay, kumuha ka ng opinion ng apat na lawyers, gugulo isip mo. Bakit? Silang apat magtatalo. Ganun po lang yun eh. Kanya-kanyang opinion. Tatlong doktor, opinion. Yung nanay ko nga, sampu yung mga doktor. Hindi ko alam kung ano pa pakinggan ko sa kanila eh. Hanggang sa sinabi ko na lang, nanay ko po, ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay niyan. Kung luloobin po ng Panginoon kunin ang buhay niyan, so be it. Pero naniniwala po, nanay ko, may kaligtasan siya. Nabigla yung isang doktor sa akin dahil pinag-uusapan ko na ay kaligtasan. Eh, totoo naman, di ba? Sa Panginoon, may kaligtasan. Conference room. Dealing with the conditions of my parents or my mother. Okay, so ang dami nilang binabanggit ganito, mga medical term. Maintindihan ko ba naman yun? Di ako doktor. Eh, wala doon yung kapatid kong doktor nung kinakausap kami. Ganyan na lang, sinabi ko na lang, pinagkatiwala na po namin sa Diyos ang buhay ng aming ina. Kaya naniniwala po kami, magkikita pa rin kami anuman ang mangyari sa kanya. Wow. Okay. Nabanggit ba nila sa akin yung katotohanan na yun? Na-surprise sila. Marahil natakot din sila. Bakit? Kung hindi nila kilala si Jesus, may life eternal ba? Yun po yun. So napakahalaga po nito. So si Peter Simon, business na kasi yung kanyang bangka because he was a fisherman. The boat represents his entire livelihood. The boat is his life, the source of his survival, the source of his daily bread, and for his family's needs. Yeah. Kung ikaw'y doktor, okay, ang bangka mo, yung pagiging doktor mo. Kung ikaw'y engineer, ang life mo, pagiging engineer mo. Yun ang source of income mo, yung source ng buhay mo yun, di po ba? Kung kayo po ay lawyer, ganun din po, architect, or IT, information technologies. Tama ba yung tawag sa inyo? Tinanong ko yung anak ko ano ba ang trabaho ng mga IT ngayon? Ay, Papa, napakalawak. Lahat ng impormasyon, alam nila. Talaga? Tanungin ko nga kasi sila sa Bible. Kasi impormasyon yung Bible eh. Tanong ko yung mga IT natin. Kung well-versed sila sa Bible. Baka naman well-versed sila sa mga Google, ganito, ganito. Ay, kulang pa rin. Sabi ko nga meron akong kausap. Kinumpay namin yung ilang mga IT namin. Sabi ko, eto mga IT na ito, tinan mo. Sila-sila nagtatalo. Sila-sila may mga opinion. Sila-sila may mga ganito. Ah, okay. So, sabi ko na lang, ang tagumpay pa rin, pag sama-samahan yung kaisipan nyo, open up your heart, agree together in one position, and let the Lord controls. Yeah, di maganda, di ba? Kung teacher ka, ang bangka mo, yung life mo, pagtuturo. Kung business manager ka, ang life mo, pag-manage ng business. Tama ba yun? Kaya nga tawag business manager. Okay. Yung business manager, lahat ng business mo, lugi. You're not a good manager. Ano ba ang kahulugan ng pasakayin si Jesus sa ating buhay? Ano ba ang kahulugan ng pasakayin si Jesus sa ating mga bansa, bangka? It means to dedicate your career to God. It means to dedicate your life to God. It means, okay, dedicate your family to God. It means i-dedicate mo, ihandog mo, ipagkatiwala mo, ibigay mo sa Diyos ang lahat ng source
ng iyong buhay upang ikay mabuhay. Hallelujah. Maaring tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, subalit hindi mo pa ibinigay sa Kanya ang full control ng iyong career. And that's what it means to let the Lord come in to your boat. Siyang mag-control ng control niya. Siya gawin mong kapitan. Ayan. O doon sa mga kabataan, siyang gawin mong kapitan. Pang nangliligaw ka, kontrolin mo. Let the Lord controls you. Let the Lord direct you. Let the Lord be the driver ng buhay mo. At hindi ka mabibigo sa mga bagay na iyong pagpaplanuhan. Maaring ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong kaligtasan at tapat na dumadalo at naglilingkod ka sa iyong church. But when you go back to work during the week, babalik ka sa trabaho mo, babalik ka sa pamilya mo, eh pagkalinggo lang naman tayo kung minsan nagkikita, di po ba? Maliban po sa mga ibang mga bumidwik kawain sa church. Yun lang naman po. At hindi naman po 24 hours to eh. Hindi naman tayo 24 hours sa gawain. Maliban na lang talaga full-time ministry ministers ka na sa gawain talaga involve ang lahat, everything ng buhay mo. Eh naman, karamihan naman sa atin, ang involvement sa ministry, ilang oras lang eh. Yung iba, nagmamadali pa nga. Yung iba nga eh, pagkatapos ng paglilingkod nila eh, aalis na. Tatalikod na. Uuwi na. Kakain na. Ganito. So ilang oras lang, sacrifice yourself to the Lord and fulfill the ministry that God laid upon us. Yun yung napakahalaga nun. Okay? So, but when you go back to your work during the week, si Jesus ba ang pinagtitiwalaan mo ng iyong trabaho? O hindi mo siya isinasama sa iyong pagpasok sa opisina? Hindi mo siya isinasama sa pagpaplano mo sa iyong pamilya? Or do you put Jesus on the shelf? Ilinalagay mo siya doon sa, Panginoon, dito ka muna kasi ako'y papasok. Panginoon, dito ka muna kasi meron akong date. Panginoon, dito ka muna kasi mamamasal kami. Panginoon, dito ka muna kasi ito po ang gagawin ko. May negosyo po ako, may business po ako. Eh medyo, Panginoon, itong business na ito, eh, mukhang hindi mo ito i-bless. Kaya, wag ka na muna sumama. Hindi po nga naman yun. Linggo, love mo si Lord. Linggo, serve mo si Lord. Linggo, worship mo si Lord. Pero Sunday or Monday to Saturday, hindi na worship day. Bakit ba ang Sunday worship day and Monday working days? To Saturday. The point to be, every day must be a working, must be a worship day to the Lord. Nandiyan pa ho ba kayo? Yan. Ang sabi ng Bible sa Matthew 6:33, paulit ko na naman mamagitin to. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ayan. Alam nyo, naranasan ko po noong ako po'y nagtatrabaho pa at the same time, nasa ministry na rin. Noong mga early days ng aming pong relationship ni Sister Nene as new couple, eh nagtatrabaho kami pareho. Namasukan po kami sa isang kumpanya. At the same time, I started to build my own company. Okay? So kapag ka dalawang bagay, iniisip mo yung paano uulad yung buhay mo, kinabukasan, magkakaroon ka ng anak, ganito, ganyan. So iniisip ng magulang yun, ng mabuting magulang. At siniisip yun. Pero dumating po yung pagkakataon, nadidivide yung attention ko. Okay, at ito pa, mabigat. Sunday morning, we have a general meeting with our customer, yung aming pong kontrata. Sunday po yun, foreigner. Sa isang five-star hotel. Yun po yung project namin nun eh. Ako po yung subcontractor noong main company ng aking pong may bahay, na siya rin po ang siyang supervisor po ron. So, ang nangyari, so, I ought to attend the meeting. I may service sa church. Ay, pastor ako sa church. Anong uunahin ko? Ayan na po. So, yun, medyo magandang challenge ba? Ganun challenge. Ito ang failure ko. Okay. Eh, matalino ang pastor eh. Nag-isip ng paraan. Kinausap po yung aking co-worker sa church, yung aming pong assistant pastor doon. Pastor, wala ako sa Sunday, ikaw muna, ganito, ganyan. So, kagandahan naman nun, eh, masunurin po itong assistant. So, kaya lang, during that time, ako'y naku-convict. Nagmi-meeting ako, pero ang attention ko wala dun sa meeting. Nandun sa, sandali, Panginoon, this supposed to be the time na ikaw'y nandun. Yes, pwede ko sabihin, I worship the Lord at that moment. Nag-worship po ang Panginoon. Pero hindi ako at peace. Bakit? I ought
to establish my priorities and my commitment sa buhay. Alam, dumating po yung pagkakataon na mas inuna ko yung isang bagay na yon. Nagka-doble-doble yung problema, hindi ko natapos yung project. I supposed to submit the project as early as possible during sa period na yun, under contract po yun. And every day delay, I ought to pay a penalty. Alam nyo, isang buwan pong na-delay. Iniyak ko sa Panginoon yun. Madidrain lahat, pati savings. Nangyari po yun. To the point na I will lose everything. Ang challenge ay, anong gagawin? Lahat ng isip, katalinuhan, piniga ko na para matapos. Pero talagang may mga pagkakataon, hindi mo kontrolado ang bukas. So we cried out to God, I cried out to God. At salamat sa Panginoon, salamat po. Yung pabor ng Diyos. To make the story short, nakita po namin ang pabor ng Diyos. Natuwa po yung dun sa project namin, may mga natuwa sa aming mag-asawa eh. Kasi they see our testimony, they saw our testimony. Yung aming pong buhay, yung aming pong paglilingkod, mag-isa trabaho. Lalo na yung wife ko, iba kong magtrabaho yan talaga. Yan, Sister Nene, iba magtrabaho yan. To the point na she decided to retire or resign as early for the sake of yung pamilya kasi dumating na po si Jen din sa buhay namin, dalawang anak, sino mag-aalaga. So, nag-sacrifice ang isa. And part ng buhay po yun eh. Pero hindi po kabiguan yun. At ako'y naniniwala na tagumpay po yun sa aming bahay na yun. So, nangyari po, to make the story short din, ay karoon ng meeting. So, ang nangyari, supposed to be, the project must be submitted December, magpe-February na hindi pa natatapos. So, 1 month delay. So, I ought to pay every day. Napakalaking halaga. Di na magbabayad ka ng mga 10,000 noong panahon na yun every day. Penalty. Wow. Lord. I cried out to God. Alam niyo po ang kagandahan ng Panginoon, ang kabuti ng Diyos ay ano, yung pabor niya. And the pabor ng Diyos ay ni-write off yung penalty, ni-write off yung ano, at binigyan kami ng additional day to submit the finality in project. And it happened by the grace of God. Di po ba napakagandang isipin? So I ask God, Lord, from now on, I will totally give my life to you. Hallelujah. Totally give my life. And even my moments in every day of it, Lord, help me to prioritize and to learn how I supposed to fully commit myself to you. At salamat sa Panginoon. Hindi po dahil sa pagkakataon, nag-resign po ako sa hindi po, nagkatrabaho pa rin ako. And during that moment of time, dumating po yung pagkakataon, after years, I ought to really choose. Okay, kaya ako nasa full-time ministry ngayon. Marami pa pong istorya yun, mga kapatid. Marami pa pong istorya sa buhay namin at nakita namin yung himala ng Diyos. Hindi lamang sa bagay na yun, kundi sa maraming aspeto ng buhay. At tunay po, kung hindi po ang kukontrol ng Diyos yung buhay natin, okay, I will lose a lot of things. And salamat, when you allow the Lord to control everything, nandun pala yung plano ng Diyos, nandun pala yung galaw ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa katotohanan na yan. Amen. Okay. When you want God to bless something, put Him first in that area. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang iyong panahon sa mundong ito, ibigay mo sa Kanya ang unang bahagi ng bawat araw. Hindi po linggo lang, ah, bawat araw. Huwag ninyong ihuli o tira-tira lang ng oras ang ibigay sa Diyos. Na halos napagod ka na sa paggawa ng lahat ng gusto mo at ang para sa Diyos, wala ka nang maibigay. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang iyong income, ibigay mo sa Kanya ang first 10% of your income, no matter how small it is. Ulitin ko po yung sinabi ko. Kung gusto mong i-bless ng Lord yung income mo, ibigay mo yung tithes mo, gaano man kalit ito. Hindi mo natin pag-uusapan yung laki. Kasi ang Diyos naman, hindi naman nakatingin sa laki, kundi sa katapatan natin. Kahit maliit yan, basta tapat yan, i-bless ng Diyos yan. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang trabaho mo, ang iyong business, negosyo mo, ang iyong career, ang iyong plano, ang iyong programa, give Him control no matter how successful you are. Wala tayong may pagmamalaki. Sa totoo lang,
wala. Hindi natin hawak yung buhay, hindi natin hawak yung bukas, pero kontrolado ng Diyos ang lahat. Subukan mong pasakayin si Jesus sa iyong bangka at tiyak mong makikita that your life will turn from empty to overflowing. Hallelujah. Amen? Hallelujah. And then balikan natin si Peter. After you let Jesus come into your boat, what's next? Pagkatapos mong pasakayin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, pagkatapos mong tanggapin, Lord, ikaw na po mag-drive. Ganun lang po ba yun? Hindi natapos ang istorya by just allowing Jesus to come into Peter's boat and use it as his pulpit when he preached to the multitude of people. Oo, pinaintulutan ni Peter na sumakay ang Panginoon sa kanyang bangka. Pero hindi mo natapos doon. Pagkatapos mag-sermon ni Jesus, ito ang nangyari. Balikan natin si Simon Peter. When he gave his job to Jesus, he was blessed with amazing result. Subalit, huwag nating kakalimutan na nauna muna ang pagsunod ni Peter sa sinabi ni Jesus sa kanya bago niya naranasan ang tagumpay niya sa kanyang trabaho. Diba? Don't miss the sequence or the order in which things happen or should happen. Huwag po nating kakaligtaan na meron pong sequence. Pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari bago naranasan ni Pedro ang biyaya ng Diyos sa kanyang trabaho. Kung minsan ay naisip natin, maging successful muna sa trabaho o sa business o sa career, and then we will follow and serve the Lord with our success. Sabi ng isa Panginoon, magtatides ako pagka marami na akong sweldo. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kasi hindi naman sinasabi ng Panginoon pagka ganun ang mangyayari sa kagumingawin. Kahit maliit na bagay, simulan mo, ibibless ka ng Diyos. Ganun pong prinsipyo ng Panginoon. Panginoon, pagka ako'y malakas na, saka ako maglilingkod sa iyo. Kapag wala na po akong appointment, bibigay ko yung buhay ko sa iyo. Pag wala na po itong virus na ito, mag-o-online ako. Kapatid, kahit na may pandemic pa rin, may paraan pa rin upang makasamba ka sa Panginoon at mapaglingkuran siya. Hallelujah. The key to success is exactly the opposite. Kung isipin natin, magtatagumpay muna ako, saka ako'y bibigay buhay ko sa Lord. Mali. The key to success is exactly the opposite. Simon Peter first gave Jesus the full control of his life. Ang sabi nga ni Peter, kung babalikan natin yung sitwasyon, and the Bible said, when Jesus had finished speaking, balikan yung verse 4, ang sabi rito, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Sabi ni Lord kay Peter, Peter, nadinig mo yung sermon ko? Opo, okay, utusan kita. Ngayon, pumalaot kang muli, ihulog mo yung lambat. Okay. Dahil makakahuli ka. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Makakahuli ka. Makakahuli kayo. Sabi nyo, tingnan ba sa Tagalog? Pagkatapos ng mga alas, sinabi niya si Pedro, pumalaot kayo, tihulog ng mga lambat ninyo, at makakahuli kayo ng isda. Yun ang sabi ng Panginoon. Inutusan niya si Peter, if you are a follower of Jesus, He expects you to obey whatever He tells you to do. Kahit bang utos niya ay parabang nonsense sa ibang tao. Na kahit na ito'y mahirap mong maintindihan at doubtful ka, kahit na wala ka, wala itong financial gain, ayon sa reasoning mga financial or business expert, business management expert, pag sinabi ng Diyos, gawin mo, gawin mo. Marami pong business expert na bigo dahil sa pandemic na ito. O, tingnan po, mayroon po ba kayong mga negosyo? Ano sabi ng mga nanghula noong mga nakaraang mga taon? Ano pong effective na business? Ano po yung dapat mong pasukang investment? O, tanungin yung mga investor ngayon, ano po ba ang takbo? Pasensya na po. Lahat po talaga ilugi. Ang laki po ng utang natin. Ganito, ganito. O, yun, di ba? Kaya lahat na may investment ngayon, I don't know. Pero sa totoo lang, down ang karamihan. Bakit? May nagawa ba mga business expert? Wala. Hindi ko minamaliit po yung mga bagay na ito. Sinasabi ko lang, walang sapat na kakayanan at katalinuhan ng tao para maabot niya ang magandang bukas kung wala ang Diyos. Ang sabi, when Jesus had finished speaking, Simon answered, Master, tinawa yung sagot ni Pedro, titigan niyo, we work hard all night and haven't caught anything. Nagsikap na po kami, Panginoon. Ah, marami niyan, marami talaga. Kaya marami po tayo may pagmamalaki. Ah. Karamihan po sa inyo, successful sa inyo pong endeavor, eh. Di po ba? Bihira naman yung hindi eh.
successful. Pero kung tayo po'y magtitiwala lang sa ating sariling kakayanan, si Peter, expert po siya sa bagay na yun. Pero sabi niya, magdamag po kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihulog huli at tanambat. Sumakay si Jesus sa bangka ni Peter at tulad ng sinabi ko kanina na hindi natapos ang istorya pagkatapos mangalan ni Jesus. Binigyan ni Jesus si Peter, itong Peter na ito, professional fisherman, ng simpleng instruction kung paano sila makakahuli ng isda. Simple. Make our life simple. Mag-isa gawain eh. Yung iba komplikado eh. Eh, yung iba nahirapan. Pastor, gusto namin gayahin yung ganito eh. Ang ganda ng kanilang ganito, ang ganda ng programa nila. Kapatid, hindi po gayahan yan. May uniqueness ang bawat isa. And take note, ang pagsamba sa Diyos, hindi nakasalalay kung matutuwa yung mga manunood, kundi dapat kung matutuwa ang Diyos. It so happened that once we worship God, God is always looking at the very inward of each and every individual. Hindi naman yung outward eh. Eh dito nga sa church, maraming pong mga pastor tayo na sa ating distrito na inggit. Pastor, ganda ng church nyo. Sana ganun din sa amin. Sabi ko, huwag nyo po kayo mainggit. Hindi ho dapat magkaroon ng puwang yung bagay na yan sa kalooban natin. Kasi dapat magpasalamat tayo anuman ang kalagayan natin. Kung yung backdrop natin, hindi maganda. Pero yung mensahe mo, kapatid, nakaintig ng puso at kalooban ng mga tao na nangailangan ng pag-abot ng Diyos, yun ang mahalaga. Kasi ang church, hindi physical, spiritual. Amen. O salamat po sa mga technology, salamat nakakatulong ito. Pero kahit wala ito, ang salita ng Diyos, may papangaral mo ng may kapangyarihan. Ang galaw ng Diyos, makikita nyo na may kapangyarihan. Even without this advancement ng technology, galing din naman sa Diyos ito, di gamitin natin. Pero wala po dito yung susi. Ang susi po ng tagumpay ay nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Palapangan po natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! So, simpleng instruction ang binanggit ng Panginoon. Okay. Pansinin natin sandali ang reaction ni Peter. Hindi siya nakipagtalo kay Jesus. He did not complain. Pansinin niyo po, basahin niyo po yung talata. Nagreklamo ba siya? He did not reason out. Ay, sa panong ito, dahil mo marunong eh. O, sa totoo lang, dahil marunong. Sabi ko nga eh, kumuha ka ng dalawang IT, kumuha ka ng dalawang lawyer, kumuha ka ng dalawang architect, magtatalo yan. Oo, magtatalo yan. Bakit ko nasabi? Eh, naranasan ko po yun eh. Sa mga project namin, itong dalawang lawyer ito, ito yung consultant, ito yung quality control, eh, nagtatalo. Yung pinag-uusapan nila na naman, kabilya. Simento, ganito. Oo, di ba? Kaya ako sa inyo, simplified nyo na lang. Ano yung simplified? Master carpenter. Hindi ko sabihin, huwag yun na i-complicate, gawing komplikado yung buhay. Di ba? Kukuha ka ng chefs, magkano bayad mo? Ayun pala, ang gagawa ng gagawin ng chef, yung kapitbahay mo na marunong magluto. Hindi, kausapin mo na lang, Brad. Ako kasi mayroong birthday. Di nakatipid ka pa. Simplified. Well, pasensya na po kasi meron talagang ayaw ng simplification eh. Gusto nila ng complication. Complicated design. Well, ano nangyari? He did not reason out. Hindi niya sinabi, excuse me, Lord, carpenter ka. Anak ka ng carpentero. Samantala ako, expert fisherman. Sino ka para turuan kami kung anong amin dapat gawin? No, hindi ho kinatwiran ni Peter yun. Mag-isagawain ng Panginoon eh. Pag-isagawain ng Panginoon. Hindi mo pwedeng ikatwiran yung gusto mo lang. May mga leader ka, sundin mo yun dahil doon nangungusap ang Panginoon. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun, kapatid. He just simply followed the command. Simply. Because the command of the Lord is very simple. Hindi niya kailangan dumalo ng seminar si Peter. Pumalawat kayo, hulog mo yung lambat. Panginoon, ginawa na namin yun. Okay, sundin mo yung direksyon ko. Ang Lord naman, alam niya kung anong lahat eh. Alam niya yung panahon eh.
O hindi nyo ay nakahuli ngayon. O, ngayon maliwanag ang araw. Tiyak, walang ano yan, walang isda. Kasi maliwanag eh. O, mahirap umuli. Basta sumunod ka. Sumunod siya. Pero dahil sa, ganda sinabi ni Peter, pero dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Simple lang. Panginoon, dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang lambat. Mahirap ba para kay Pedro ang bagay na yun? Hindi. Araw-araw niyo ginagawa yun. Kung siya'y namamalakaya, ginagawa niyo yun. Isa pang ginawa ni Simon Peter, hindi siya nagatubiling sumunod. Hindi niya pinabukas. He did not hesitate. Nang gamitin ni Jesus ang kanyang bangka, hiniling niya, at hiniling sa kanya na ilayo ito sa, ng kaunti, hindi niya sinabi, bakit hindi na lang kami mamaya pag pupunta? O bakit hindi nila naman natin pag-usapan ito, Panginoon? Pagkatapos namin magpahinga, pagod na kami. Pag-isipan ko muna, Panginoon, ang ilang araw ito bago kita sundin. O kaya, isulat mo muna ang request mo, Lord, sa request form at pag-uusapan po namin sa church board for approval next month. Kasi next month po yung aming meeting. Or how about try to talk to the owner of the boat or to my partner bago kami sumunod. Hindi sinabi ni Peter, eh partner ko po si John, kausapin po natin, mag-meeting po tayo. What did Peter do? He immediately responded to Jesus with unquestioned obedience. Unquestioned obedience. Hallelujah. Naalala ko po, naikwento ko na ata ito ng Biyernes. Eh. Yung aking pastor noon, may pastor po ko na nasa piling na ng Diyos. Pero dito po ako natuto ng ganap na pagsunod. Sabi sa akin, John, sama ka. So, dala niya yung kanyang Miracle Owner Jeep. Sakay po ako. Sabi niya, ako magmamaneho. Opo, sige po. Kasi pwede rin naman ako magmaneho. Ako magmamaneho. So, siya mag-drive. Saan po tayo pupunta? Huwag ka nang kumibo. Basta sumunod ka lang. Opo. Ayan. Okay. O, dali mo itong Bible ko. Opo, yung Bible ko. Yung Bible niya, yung Thomson. Alam niyo yung Thomson Bible? Yung mamahaling study Bible, Thomson. Nadaan kami sa checkpoint. Panahon ng Marcelo yun eh. Nadaan kami sa checkpoint. Ang sabi, saan punta? Sabi sa amin. Eh, itong pastor namin ito, eh, ano to eh, yung radical. Bakit? Sabi ko doon. Punta kami sa gawain. Anong gawain po? May Bible study. May Bible study? May Bible ba kayo? Oh, ano yan? Dala mo isa. Thomson. Ano Thomson? Akala nila baril. Hindi po. Thomson. Binuksan ko Bible. Bible pala. Pagdating namin doon, sa pinano kami, sige po, pastor. Sabi ng mga metro kung paan tawag nun eh, mga checkpoint nun. Hindi, punta kami doon sa biyahe kami doon. Tapos sa palengke, eh, baba kami doon sa palengke ng Malolos, gabi. Alang sabi sa akin, John, baba ka. Ano pong gagawin natin dito? Okay. Nakita mo yung mga tinderang yan? Opo, natutulog sila. O, gisingin mo. Ano ba kung gigisingin? Kunin mo yung Bible, mangaral ka. Ipahayag mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pastor, o may reklamo ka? Wala po. Ang ginawa ko po, umanta ako. Nagalit sa akin yung pastor ko. Sabi, ang ginawa mo? Sabi, kumanta po. Eh, yun po ang prepared ko, kumanta lang eh. Hindi, mangaral ka. Pag sinabi ko mangaral ka, mangaral ka. Opo. Isip mo, ano ba tama? Mangaral, kumanta. So, sinunod ko po siya. Salamat na lang sa Panginoon. Doon din ako natuto na anytime, whether may appointment o wala, I ought to prepare myself pagkasama ko siya. Ayan. So, sinimulan ko pong magpatotoo, mag-share. Ginising ko po sila. Pasensya na po. Gusto ko pong kunin yung pagkakataon po ninyo. Salita po ito ng Diyos, mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala. Nung madinig ng mga tinderan doon, salita ng Diyos, nagising sila. Sa totoo lang, nakinig sila. Ako yun naman ha, Panginoon, sa pagkakataon, kailangan nilang matulog kasi inaantay nila yung biyahe, paghango ng biyahe na galing sa mga kanilang pagiging paninda. Galing sa Baguio, yung mga gulay, saka ilo pa mga paninda. Habang ko yung nangangaral, I was surprised na
na i-share ko salita ng Panginoon, and then pinatanggap po sila, tumanggap silang lahat ng mga nandoon. Ang dami po nila doon. Siguro kung may mga 50 mahigit. Salamat sa Panginoon. Pinatanggap ko sa Panginoon. Tapos nung kami pa uwi, sabi niya, oh, tinan mo, namangha ako. Sabi ko, Panginoon, may gagawin ka palang maganda. Oh, sinabi ko sa'yo, sumunod ka at may gagawin maganda ang Diyos eh. Hindi ka ba natuwa? Maraming tumanggap sa Panginoon. Opo. So magkakaroon na ng gawain doon sa lugar na yon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit ko binabanggit ng katotohanan ito at ang kalagayang ito? Yung pagsunod ba na mayroong kaganapan sa bagay? Meron pong intended blessing si Lord sa pagsunod. May sinabi si Simon Peter na very significant to think about. And as I wind up, ano yun? What Simon Peter said is very important, very significant na dapat po nating isipin. Ang sabi niya, but because you say so, I will let down the nets. Panginoon, dahil sa sinabi niyo eh, ihulog ko po ang lambat. Ihulog ko ang lambat. When God called you to do something, are you complaining? Are you reasoning out? Alam, sa totoo lang, marami yung mga bagay gusto natin gawin. Pero iba yung plano ng Diyos. At kahit yung plano ng Diyos, hindi mo maintindihan, isipin mo nang mabuti bago ka mag-react. Kasi may gagawin maganda ang Panginoon kung susunod ka lang. I hope and pray that we all become like Peter. Sino siya? Siya yung because God says so person. Dahil sa sinabi niyo, Panginoon, susundin ko. Dahil sinabi niyo, O Lord, gagawin ko. Kapatid, paano natin masusunod ang Panginoon kung hindi naman natin pinupuno araw-araw ang isip at buhay natin na salita ng Diyos? Kapatid, bakit? Napakahalaga po noon. Araw-araw bago natin simulan ang panahon at buhay at ating po mga programa, allow God to control. Let Jesus be the driver of our daily living. Maring ang instruction ng Panginoon sa atin na hindi ganun kadali maintindihan, mga kapatid. But when God says so, we just need to do it, trusting Him in faith. We can trust God because He always has our best interest in mind. Kasi lagi naman nasa isip niya kung ano mabuti sa atin eh. Yung po ang totoo. Alam ng Diyos kung ano mabuti. And even if we don't see it right away or we can see it right now, ang mahalaga niyan, we believe that He is the one who holds the success of our future, of our families, of our career, of our businesses, at hindi po tayo. Ang talent natin, limitado. Pero ang Diyos, kapatid, ang kakayanan niya. Siya ang pinaka-expert sa lahat ng bagay sa buhay natin. Kapatid, gusto mo ba magtagumpay sa paglilingkod mo? Gusto mo ba magtagumpay sa trabaho? Gusto mo ba magtagumpay sa pamilya? Gusto mo ba magtagumpay sa bawat activities mo sa buhay? Pag sinabing tagumpay, hindi lang po ito yung panukat na ginagamit ng mundo. Ito yung total, complete success, in and out, na kung saan, ang sumatotal, naluluwalhati mo ang Diyos, napaparangalan mo siya, at nagaganap mo yung kaloobang ganap ng Diyos sa buhay mo. Then, if that is your desire in life, hayaan mo kontrolin ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo. Amen? Shall we all pray in the name of Jesus? Salamat po, Panginoon. O Diyos, lumalapit po kami, Ama. Hayaan mo po, Panginoon, magpasalamat muna kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo. Marami pong pagkakataon sa buhay namin, Panginoon, Lord, naranasan po namin ang kalugihan, kawalan, panlupaypay, karamdaman, kahirapan. Marahil ang ilan po'y pagkalugi, pagkawala. Gayunpaman, Panginoon, marahil, O Lord, may kakayanan kaming mag-isip, magplano, magprograma. Paano kami makarecover? Paano kami magtatagumpay? Paano kami mananaig sa mga pagsubok? Bagamat yung iba po'y bumibigay, yung iba po'y nawawalan ng pag-asa, yung iba'y lumulungkot, yung iba'y nawawalan po ng Christ-like character sa buhay nila. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon,
napahintulutan ka namin, Panginoon, siyang kumontrol ng buhay namin. At kung meron man, Panginoon, sa umagang ito na nakikinig, nakatungay sa gawain ito, nasa loob ng kailang tahanan, na hindi pa niya pinahintulutang ikaw, Panginoon, na maghari sa puso niya o hindi ka pa niya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niya, Panginoon. Mangusap ka sa kanya. At kung kapatid, nais mong patanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, buksan mong iyong puso at manalangin ka ng panalangin ito. Sabihin mo sa Panginoong Jesus, Jesus, Panginoon ko, lumalapit ako sa iyo. At binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, ang aking kalooban. Hinihingi ko ng tawad ang lahat ng aking pagkukulang at pagkakamali. Inaamin ko, ako ang nagdirekta ng buhay ko, kaya lumungkot ito. Kaya ako po'y balot ng pagkukulang, kasalanan. At inaamin ko, ako'y nagkamali at ako'y nagkasala. Subalit nais ko pong baguhin ang lahat ng ito. Subalit saga ng akin, hindi ko po kaya at hindi ko magagawa. Kaya nga po lumalapit sa iyo at nais ko po, Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais kitang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Iligtas mo ko, Panginoon. Baguhin mo ang buhay ko, Panginoon. Ayusin mo po ito. Pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking puso. Naniniwala ako, ikaw'y namatay sa krus, alang-alang sa akin. At kaya nga po, Panginoon, tinatanggap po ang katotohanan ng mahalaga ka pala sa buhay ko. Kaya nga po, maghari ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ito po ang taintim na panalangin ko ng pagtanggap sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Naniniwala po ako, Panginoon, tinanggap mo ako, O Diyos. Tinanggap mo ang aking pagsisisi. Tinanggap mo ang aking paglapit. Naniniwala po ako, babaguhin mo ang buhay ko. Salamat po, Panginoon. Lord, gayon pa man, Panginoon, sino man ang nanalangin ang dalangin iyon, mangusa ka patuloy sa kanyang buhay. Turuan mo siyang lumago sa kanyang pananampalataya at patuloy niya ipagkatiwala, Panginoon, ang kanyang buhay sa ipabang mga bagay at ibang aspeto nito. Gayon pa man, Panginoon, gayon din ang bawat isa sa amin, nagpapasalamat po kami na nandyan ka. Lord, tulungan mo kaming maitalaga namin ang aming mga sarili ng ganap sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, pahalagahan namin, Panginoon, sa puso namin ang kahalagahan mo kung bakit dapat ka una at higit sa lahat sa anumang bagay. Panginoon, katulad ni Pedro, Panginoon, nawa matuto kami, Panginoon, tulad ni Pedro, dahil sa sinabi mo, susunod ako, Panginoon. Lord, dahil sa sinabi mo, hindi dahil sa sinabi ng expert sa mundong ito, dahil sa sinabi ng kapatid ko, ng kaibigan ko, sinabi sa amin, ng marunong sa amin, Panginoon, kaya gagawin namin, kundi dahil sa sinabi mo po, Panginoon. Tulungan mo kami punuin namin ang ang aming kalooban, ang aming kaisipan, upang mapili namin kung ano yung tama, upang mauna namin ang pinakamahalagang bagay, Panginoon, na hindi kailanman makukuha at mananakaw sa amin, Panginoon, na ang kahalagahan nito ay pangwalang hanggan. Panginoon, abutin mo rin po, Lord, aking pong dalangin, ang lahat na may mga problema. Pakitaas po ang kamay ng lahat po may pangangailangan, mga kapatid. Idudulog po natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Habang inaawit natin yung walang mahirap sa iyo, walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Lahat po na may mga pangangailangan, lahat po na may mga problema, lahat po na may mga kahilingan. Habang inaawit po natin itong walang mahirap sa iyo, walang mahirap sa iyo. Ano man ang pangailangan nyo, kapatid, ano man yung needs nyo, ano man yung desires nyo, ano man yung problema natin o pagsubok na ating pong kasalukuyang hinaharap, hilingin natin sa Panginoon na abutin niya tayo. Pero una sa lahat, paghariin natin na siya ang kumontrol ng problema natin. Siya ang kumontrol ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating pong kalagayan na ito. Allow God to control even do sa mga desisyon natin gagawin. Hallelujah. Praise God. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Lahat po na may mga karamdaman,
Isipin niyo mensahe ng awit na ito. Isa puso po natin sa harapan ng Diyos. Banggitin po natin sa Panginoon, even through whisper, o maging sa bulong mo, kapatid, o kung magagawa mong magsalita, at isigaw ito sa harap ng Diyos. Sabi mo sa Panginoon, walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang problemang mabigat, walang pangailangan na hindi mo kayang abutin, walang buhay na hindi mo kayang baguhin, walang bagay, Panginoon, hindi mo kayang ayusin, walang mahirap sa'yo, o Diyos. Hallelujah! 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 Yes! Walang mahirap sa'yo. Wala. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Tunay po, O Diyos, wala po. Walang bagay na mahirap sa'yo. Kaya mong pagalingin anumang klaseng karamdaman, taglay ng bawat isa sa amin. And I pray for your healing power, O Lord, to touch everyone's need, O God, especially those who are sick right now. In Jesus' name, raise them up from the bed of sickness, O Lord, in Jesus' name. Raise them up, give them health and empowerment, in Jesus' name. Lord, we come to you, Lord, with grace. We come to you with faith in our heart, O Lord, believing that nothing is impossible with you. We totally entrust everything, Lord. Control every details of our life. Be the drivers of our problems. Be the source of our strength, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Bless the businesses. Bless the work and the job of your people. Pagpalain mo trabaho, mga negosyo, kabuhayan ng bawat isa. O Diyos, patuloy namin pinagkakatiwala ito sa iyo, Panginoon. O Lord, ikaw po ang kumontrol ng lahat, O Diyos. Ikaw po ang mag-manage ng lahat. Idirekta mo kami, Panginoon. Susunod kami sa iyong layunin. Susunod kami sa iyong direksyon. Susunod kami sa iyong katwiran, O Diyos. In the name of Jesus. Hallelujah! Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Patuloy po naming inaabot sa iyo, O Diyos, ang bawat tahanan sa mga sandaling ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya, bawat pangangailangan, bawat hanap buhay, bawat kabuhayan, bawat karir ng iyong mga anak, bawat programa, bawat plano, bawat hangarin, O Diyos. Ano man ito, dalangin po namin, Panginoon, ang pagpapala mo kung papaano mong iblines, O Diyos, si Peter at yung kanyang mga alagad, at yung mga alagad, Panginoon, nakasama niya sa pagkakataon, naganap silang sumunod at pinakontrol ang lahat sa iyo. Lord, help us to be like Peter. Help us to be like Peter. Dahil sa sinabi niyo, susunod kami sa iyo, Panginoon. All the glory, honor, and praise belongs to you. Continue to bless your people. Continue to bless the church, each and every individual. In Jesus' name, Amen. Amen.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Praise God. Tayo po ay magtatapos na sa ating pong gawain. Ilan pong mga announcement nandyan. And then after that, tawagin ko po si Ate Biro para magbiro sa atin. No? Ate Biro, para tayo po ay awitan na ating pong masayang pag-awit sa Panginoon. And then we will end the service with benedictions, prayer and benedictions. Amen. Nandiyan po yung ilang mga announcement. Ang tabi lang po sa mga further announcement po, kung ano man mga pagbabago. Okay? Pagkatiwala pa rin natin sa Panginoon ang lahat. Hallelujah. Praise God. Amen. Ganyan din po yung mga gawain po sa online. Patuloy po yon. Yung ating pong Children's Church. Encourage ko po na lahat ng inyong mga anak sa program po ng ating mga kabataan. And then yung young people dun sa kanila pong online. And I hope po na yung commitment po din nyo dun sa mga bagay na yan. Huwag nyo pong alisin. Kasi yan, Diyos naman po nakatinghay sa atin. Yan. Hindi po ito nakasalalay dun sa kung sino, kundi kung ang Diyos sa pagsunod natin. Ganun din po sa kalalakihan. May fellowship po sila online mamaya. Ganun din sa kababayan kahapon. Mayroon pong malaki ang gawain ng kababayan kahapon through our district, through district director ng WM at women's department. Ganun din po ang ilang pong mga gawain, yung ating Bible study online, yung ating prayer meeting online. And then let's support and pray for each other. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganun din po yung mga gawain sa ating pong mga daughter churches na patuloy po sila na naglilingkod sa Panginoon sa kabutihan ng Diyos. Amen. At yung pong mga desire na magbigay, andyan po yung ating pong announcement o paano ito magaganap o atin natin itong mapufulfill. Amen. Praise God. Ate Biro, puri ng Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon at magpasalamat. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Let's trade our sorrows, our pain, and let's say yes to Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Worship you, Jesus. Joy of the Lord, I'm trading.
Purihin ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating pong pagtatapos na ating gawain. Sa ating closing prayer, tawagan ko po si Brother Dexter Josh alias Pandoy sa ating pong closing prayer, and then we will receive the benediction after that. Yes, Lord. We continue to worship you, Panginoon. We continue to praise you, Panginoon, hanggang sa panahon na ito, Panginoon, na kami muli, Lord God, ay magtatapos ng aming gawain sa oras na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ang mga nakinig, Lord God, ay nakatanggap din, Lord, ng pagpapala, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God. Nawa, Lord God, ang mga narinig namin ngayon, Panginoon, ay mailagay namin, Lord God, at maitabi namin sa aming mga puso't isipan, Lord God. Gaya, Lord God, ng sitwasyon ni Simon. Panginoon, kayo po, Lord God, ang manguna sa amin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Lord God, ng pusong masunurin, Lord God. Pusong may hunger, Lord God, to follow you, Lord God, to be with you, Panginoon. Yung puso, Lord God, na inuuna, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin, Lord God, hindi lang sa physical naming katuhan, kundi, Panginoon, mahalaga sa spiritual naming buhay, Panginoon. Patuloy mo itong pinapalago, Panginoon. Patuloy mo itong ninurture, Panginoon. Patuloy na nag-grow, Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Lord God, sa mga susunod pang mga araw, Panginoon, maipakita namin, maisabuhay namin, Panginoon, yung mga aral na ito, Lord God, na natutunan namin, na patuloy kami, Lord God, na magtiwala, Panginoon, sa iyo, Lord God, sa araw-araw, Lord God, at sa bawat sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Kami man, Lord God, ay nalilito, Lord God, na babahala, Panginoon, sa mga nagaganap sa paligid namin. Pero, Panginoon, nandyan ka, Panginoon, handang umabot sa amin, Lord God, handang magturo sa amin, handang gumabay sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, Panginoon, hindi lang sa oras na ito, Lord God, kundi sa mga natitira pang oras ng aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Lord God, ang pagmamahal mo, Lord God, ang grace and your mercy, Lord God, ay matamasa namin, Lord God. Kahit na ganito ang sitwasyon ng mundo, Panginoon, nawa, Lord God, ay kumapit lang kami sa iyo, Lord God, ng mga salita mo, Lord God, na tunay at totoo at hindi nagbabago, Panginoon, ang aming palaging maisip, Lord God. Patuloy namin, Lord God, na idinadalangin ang bawat isa, Lord God, sa kung nasaan man kami ngayon, Lord God, di man kami magkakasama, Panginoon, nawa ang puso at isipan namin, Lord God, ay iisa, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord God, at ang natitirang oras ng araw nito, Lord God, ay maibigay pa namin sa iyo, Lord God, para maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, for the opportunity to have this hour, Lord God, na makinig kami ng iyong salita. Maraming salamat po, Lord God, patuloy na papuri at pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tas po natin ang ating mga kamay, mga magulat, mga kapatid, na sa ating pong patuloy na pamumuhay na may tagumpay sa patnubay ng Diyos. Tanggapin ang bawat isa sa atin ang basbas at biyaya ng Diyos Ama, kalinga, biyaya at patuloy na pagpapala at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkipisan, galaw, pagkilos, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo'y sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you po. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. God bless.